Welcome Mathew Wright sa Barangay Hinebra at Paalam, Christian Standhardinger. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Umabak na nga mga ka-idol sa unang pagkakataon ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Qualifiers kung saan nakasama nga ng Gilas Team ang mga fans sa Araneta Coliseum. Talaging malaking bagay din para suportahan ang team ng Pilipinas. At hindi naman binigo ng Gilas Pilipinas ang mga fans dahil sila ay nagtagumpay kontra India. Ting mainit man ang laban, ngunit pinatunayan ng Gilas Pilipinas na sila ay maibubuga. Sa score na 88-64, nagwagi nga ang Pilipinas at ang naging best player dito ay si Dwight Ramos na nakakuha ng 17 points. At naging maganda naman ang team up nitong si Dwight Ramos at Kefir Abena mga ka-idol kung saan nakabuo nga sila sa kabuuan ng 35 points. Malaki talaga ang naitulong para sila ay magtagumpay sa unang laban nila. At para naman sa latest standing ng Governors Cup mga ka-idol, nangunguna pa rin dyan ang Magnolia Hotshots na may 6 na panalo at 1 talo, gayon din naman ang Miracle Bolts. LX Road Warriors na may 7 panalo at 3 talo. Alaska Aces at San Miguel Birmen na may parehong 5 panalo at 3 talo. TNT or Tropang Giga, Phoenix Super LPG at Barangay Hinebra na may parehong 4 na panalo at 4 na talo. Rain or Shine na may 3 palang panalo at 6 na talo na. Northport Batang Pier na may 2 panalo at 5 talo. Tira Firma na may 2 panalo at 6 na talo. At Blackwater Bossing na mapapansing malakas din naman ang kanilang lineup. Ngunit wala pa nga silang naipapanalong laban simula noong All-Filipino Conference. Para naman sa patuloy na tagumpay ng Northport Batang Pier at natalo nga nila ang 2 first seed at iyan nga yung Magnolia Hotshots at Miracle Bolts dahilan sa magandang performance na ipinapakita ng kanilang bagong imports na si Jamil Artis. Confident na itong si Jamil Artis na sunod-sunod na ang magiging panalo ng Northport Batang Pier. Itong huling laban nga nila kontra Magnolia Hotshots at naipanalo nila ang laban, natuwa itong si Coach Pido Harencio kay Jamil Artis. Sabi niya sa akin, I will play 48 minutes tonight. Don't take me out. I'll give you a win. Mayabang din, pero may pagyayabang naman. Nakakatuwa eh. Tila nga, nagkakaroon na ng pag-asa itong si Coach Pido Harencio kahit wala itong si Robert Bolick at itong si Greg Slaughter. Lalo pat ang susunod na laban ng Northport Batang Pier ay ang Tira Firma, Phoenix Super LPG, Blackwater Bossing at TNT. Malaki nga sa ngayon ang tsansa ng Northport Batang Pier na pumasok sa qualifiers. Sabi pa nga sa kumpletong payag ng ating source, Jamil Artis is confident that he can help Northport Batang Pier win the final 4 games of the elimination round and be in the contention for at least a quarterfinal berth in the PBA Season 46 Governor's Cup. Payag pa ni Jamil Artis, I'm here for 4 more straight. Get the guys 4 more wins and show what I can do in the PBA. It's my first year. Like I said, I like the game. I don't want to lose. We got 4 more straight. I think I can do it. I think we can do it as a team. Bukod kay Jamil Artis, hinangaan rin itong si Arwin Santos na isa rin sa nagdadala sa Northport Batang Pier. Mas ginagalingan nga sa ngayon ni Arwin Santos dahil gusto niyang maging inspirasyon ng mga batang player ng Northport Batang Pier. Isa rin sa pinag-uusapan ngayon mga ka-idol ang maaaring pagpapakawala na naman ng San Miguel Birmen na isang player na magmumula sa kanilang death fight. Noong una nga'y dalawa na ang nawala itong si Alex Cabagnot at Arwin Santos at sinasabing maaaring si Marcio Lassiter ngay pakawala din ng San Miguel Birmen. Ang dahilan nga mga ka-idol ay ang pagdating nitong si Jericho Cruz mula NLEX. Dahil ma-expire na ang kanyang kontrata ngayong February 28, inaasahan na lilipat na ng team itong si Jericho Cruz. Masasabi natin mga ka-idol na malaki ang magiging pakinabang nitong si Jericho Cruz kung sakaling mapunta siya sa SMB. At hindi na rin naman kagulat-gulat dahil itong si Jericho Cruz ay dating hawak ni Coach Leo Austria nung siya ay nasa kolehiyo sa Adamson University. Isa rin sa naging patunay na maaaring tuluyan na ngang lisanin ni Jericho Cruz ang NLEX ay ang pagpupost niya sa isang social media o sa Twitter kung saan matapos nga nilang maipanalo ang laban ay kinongratulate niya ang NLEX at pinasalamatan ang buong NLEX management sa kanyang nakasama sa kanyang journey na tila pamamaalam na nga ito mga ka-idol. Ngayon nga mga ka-idol, wala pa rin katiyakan kung itong si Marcio Lassiter ay bibitawan na ng SMB. Ngunit napakalaki nga ng tsansa na siya ang piliing bitawan.
Mako naman tayo sa naging laban ng NLEX at Rain or Shine, kung saan talagang naging matindi ang laban mga ka-idol nung una. Lamang ang Rain or Shine ng halos 20. Ngunit inabutan nga ito ng NLEX at nakabawi at nag-overtime pa mga ka-idol. At ang naging best player ay itong si KJ McDaniels na nakakuha ng 35 points. Para naman sa naging laban ng Blackwater Bossing at Barangay Ginebra, tinambakan man ng Barangay Ginebra ang Blackwater Bossing sa nakaraang quarter. Ngunit pagdating ng fourth quarter, ipinakita ng Blackwater Bossing kung gaano sila agresibo at kung gaano rin kalakas ang kanilang lineup. Pagdating nga ng fourth quarter, tila nakabawi ang Blackwater Bossing mula ng 30 or 20 ang lamang, naging siyam na lang mga ka-idol. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat para ipanalo ng Blackwater Bossing ang laban. At ang nagtagumpay nga ay Barangay Ginebra, naging best player pa itong si Japheth Aguilar na nakakuha ng 18 points. Sa wakas mga ka-idol, muli nating nasaksihan ang performance nitong si Sidney Mubre at mula nga siya sa injury mga ka-idol. At ngayon ay nakatulong din siya sa tagumpay laban sa Blackwater Bossing. Tagumpay man ang Barangay Ginebra, ngunit tila nga mahina pa rin ang kanilang performance at lineup. Laki nga talaga ang nag-iba buwat nang mawala itong si Stanley Pringle sa Barangay Ginebra. Kung kaya't inaasahan nga na sana'y makabalik na itong si Stanley Pringle, nang sa ganon ay magbalik na rin ang sigla ng Barangay Ginebra. Isa rin sa napansin natin mga kadol sa naging laban nila sa Blackwater Bossing, tila itong si Pintoy hindi nagiging fit nga sa Barangay Ginebra, na sana'y siya ang kapalit sa posisyong iniwan ni Stanley Pringle. Ngunit tila nag-a-adjust pa nga itong si Nards Pinto mga ka-idol. At bago tayo magpatuloy mga ka-idol, nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Kasama nga natin ang ating ka-idol si Albert Colasito, at shoutout kay Jeremy, Aljun, Yumi at buong Colasito family ng Mulawin, Maribacan, Pasay City. Shoutout din kay Enrico Anshoko, gayon din naman sa Anshoko family and from the family. Shoutout din kay Mang Saint Feraldo at sa kanyang mga tropa sa Ikong's Billiard. Hindi rin papauli si AJ Bangoy. Kasama rin natin si Tony Colasito at shoutout sa kanyang apo na si Zach Daniel. Shoutout din kay Casey Potpot Talana, gayon din naman kay Bing Talana ng Angono Rizal. Shoutout pa rin kay Melissa Dacuma ng Riyadh, Saudi Arabia. At shoutout din sa buong family niya, sa Sooner at Soro ng Aliaga, Nueva Ecija, at sa kanyang asawa na si Jason Sooner, at sa kanyang anak na si Jenso Miel Sooner, at sa lahat ng mga NSV. Andyan pa rin naman si Ronald Bersubidad, hindi rin papauli si Ruel Palero, at shoutout sa CCAC Alabang Muinting Lupa, sa Sierra Guapo na si SG De La Cruz, SG Astrologo, SG Kaintig, SG Gallego at Security Officer Kabasag. Tsaka ngayon mga ka-idol ang NLEX Soul Warriors sa malakas na team. Kahit ang ilang star player nila wala sa kanilang lineup, katulad na lamang ni Miranda, Oftana at Semerat na inaasahang magbabalik sa quarterfinals. Dahil panigurado mga ka-idol, makukuha ng NLEX ang spot ngayong elimination round. Bilang ng tila pagpapalakas ng NLEX ay ang pagkuha sa batang bagong big man na si Justin Chua ng Phoenix Super LPG. Inaasahan ngang ititrain nitong si JR Kinyahan. Sabi nga ni Coach Yang Giao, alam naman natin na hindi rin bumabata itong si JR Kinyahan. Si JR mentorship, malaki yung magiging role niya kay Justin sa team. Both players had similar playing style. Big men who can shoot from the outside and good players of ball screen. They can push up as well. After ngang ma-trade itong si Justin Chua papuntang NLEX Soul Warrior, tila may bago na namang plano ang Phoenix Super LPG na magpapalakas sa kanilang lineup. At iyan nga ay ang pagkuha ng bagong big man, at ang napupusuan nga ng Phoenix Super LPG ay itong si Christian Standhardinger. Maaaring maging kapalit ni Justin Chua, lalo pat wala na rin itong si Chris Banchero. At inaasahang maging kapalit nga ay itong si Mathew Wright mga ka-idol, na matagal nang noon pa'y gustong mapunta sa Barangay Ginebra. Sabi pa nga noon mga ka-idol, Mathew Wright open to play with Ginebra in the near future. Wants to play and be part of Ginebra legacy. Maybe not now, but if given a chance, I'm pretty sure it would be an amazing experience. Sa ngayon nga mga ka-idol, ito na ang pagkakataon ni Mathew Wright na mapunta sa Barangay Ginebra. Lalo pat handa nga siyang pakawalan ng Phoenix Super LPG Management. Magiging malaki din naman ang papel ni Mathew Wright sa Barangay Ginebra, lalo pat wala nga si Stanley Pringle. At kita naman natin ang galawan itong si Mathew Wright at Stanley Pringle na halos parehas lamang mga ka-idol.
Kaya't mga ilang araw mga ka-idol ay masasaksihan natin na i-welcome na itong si Mathew Wright sa Barangay Hinebra. Sa pagdating naman itong si Mathew Wright sa Barangay Hinebra, tiyak, mababago ang line-up ng Barangay Hinebra at masasabing mas lalakas ang Barangay Hinebra sa ngayon. Lalo pat kailangan ng Barangay Hinebra ang isang katulad ni Mathew Wright. Kung kaya para sa ating mga ka-idol, i-welcome na natin si Mathew Wright sa Barangay Hinebra. At ito na nga ang tamang panahon para kay Christian Standhardinger na ipakita niya ang galing sa Phoenix Super LPG. Lalo pat hindi na rin naman natin nakikita ang kailangan ng Barangay Hinebra itong si Christian dahil nandyan na nga itong si Mauricio at nandyan din itong si Japit Aguilar. Nakadalasan nga sa tuwing matatalong Barangay Hinebra, laging sinisisi itong si Christian Standhardinger. Kung kahit sa ngayon nga, ito na ang tamang panahon para ipakita nitong si Christian Standhardinger kung gaano siya kagaling at maging key player ng Phoenix Super LPG. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, tama ba napakawala na ng Barangay Hinebra itong si Christian Standhardinger kapalit ni Mathew Wright? Kung ano man yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.